So yun no guys. Ito, bubukas tayo ng sikdang. Sikdang, ang tawag sa nila is canteen sa mismong loob ng company, no? So, syempre, nag-video na tayo dahil ano to eh. Kukuha tayo ng huling video sa canteen, no? Kasi tuwing Sabado, binibigay sa akin yung extra dito para ayan, kung mapapansin ninyo, ayan siya, no? Karinderiya siya. So, karinderiya siya. Dito kumakain yung mga trabahador. Kami. Kaya lang, tuwing Sabado, ayun nga, binibigay sa atin yung paghugas ng plato. Mga unang vlog ko, mga reels ko, no? Nandito na rin. So, ayun nga, baka hanggang sa pag-uwi ko ng buwan, ilang buwan na lang, nag-decide na akong umuwi dahil nga meron tayong karamdaman na kailangan natin gamutin kasama ang pamilya. Yan. Hindi ko na rin masasabi kung anong karamdaman yun, no? So, dyan tayo naghuhugas ng plato, ng kung ano-ano. Dyan, lahat yan. So, mamimiss ko to lahat. No? Mamimiss natin to lahat. Kasi, dito tayo nakakakuha ng pang ano eh. Pandagdag pang gastos dito, no? Sa araw-araw. So, syempre, ayan. Papasalamat din ako sa amo dito, kay Samonim, na pinapahintulutan niya ako mag-arobite. Ang tawag sa kanila sa extra trabaho is arobite, alba kung tawagin nila. So yun, no? Ito, namimiss ko rin to. Alam niyo ba na napakahirap din iwan ng hanap buhay dito, no? Tulad nga dun sa unang vlog ko. Parang may pamilya ka rin na iiwan dito dahil nga sa sahod. Yun ang parang naging pamilya mo rito, yung sahod na hindi mo maiwan-iwan dahil syempre, alam naman natin kapag nasa bansang Korea ka, di na ako magbabanggit ng amount kung magkano ba yung kinikita namin dito, no? Basta, yun. Na good luck na lang sa karir ko pagdating ng Pilipinas. Kung ano yung pagsusumikap ko dito, sipag ko para magtrabaho, yun din yung gagawin natin sa Pilipinas, no? Yan ang pagsisikapan natin, maahon sa kahirapan ng pamilya, no? Actually, dalawa ang anak ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko naman, stable na rin sila sa buhay dahil nasa ibang bansa and then migrate na sila doon, no? So, tayo na lang ang bukod tanging makikipagsapalaran. Pero syempre, sa tulong ng aking mahal na asawa, pagsusumikapan namin na may taguyod ang pamilya namin. No? Dahil mabait yung asawa ko at masipag, matyaga. Syempre, kung hindi matyaga yun, iwan na niya ako noon pa. Joke. Hindi naman. Mabait din yun at matulungin. Kaya kayang-kaya na sa Pilipinas. Kaya inuulit ko sa lahat ng mga kapanood nito, ang bukod tanging kong may papayo sa inyo, pagpunta nyo po ng abroad, kung ano yung pangarap ninyo, yun ang unahin ninyo. Ultimo, pwede po tayong tumulong sa mga pamilya. Hindi natin yun may aalis dahil nga kailangan natin tumulong sa mga nangangailangan. Pero kailangan itabi nyo rin po yung para sa inyo. Kahit magkano lang every month. Dahil di natin masasabi, no? Ako, pangarap ko talaga, tumagal ako rito hanggang 2030. Pero ngayon, 2024 pa lang, 9 years pa lang ako, wala na eh, no? So, hindi natin aabutan yung pangarap natin yun. So, ayun guys, no? Na sana, meron akong naibigay na konting tips lang sa inyo kung kayo ay dadayo sa ibang bansa o maghahanap buhay para matupad ang inyong pangarap. Yun lang. So, paalam na sa aking tuwing Sabadong arovite or extra income. So, paalam na sa aking mahal na sikdang. Hindi ko to makakalimutan dahil marami din siyang naitulong sa akin. At parte na siya ng naging buhay ko dito sa South Korea. Maraming salamat. And all God bless.